Ngayong araw na to, yung unang araw ng bakasyon ko. So papunta ako ngayon sa bahay ng kapatid ko kasi mag-trail ride kami ngayon. Itatry namin na kumpletuhin yung trail number 12. Isa yun sa mga pinakamahabang trails dito sa Torino. So itatry namin buuin pababa. Monday ngayon, pero walang tao sa daan. Yun ay dahil nasa dagat na lahat ng tao ngayon dito. Bakasyon eh. Since kahapon na August 15 dito sa Italy, or di ko alam kung ganun din sa ibang part ng Europe, pero dito sa Italy yung August 15 yung nagmamark ng vacation. So ang balik na ng mga tao sa trabaho sa September na. So ngayon na nandito na ako sa Trailhead. Pag-usapan natin yung first advantage ng mga full suspension sa mga hardtail. Yung pinaka-obvious na advantage ng mga full suspension sa mga hardtail is yung comfort. In a sense na mararamdaman mo pa rin yung lubak, yung bumps mararamdaman mo pa rin sa trails. Pero hindi kagaya sa isang hardtail na lahat ng shock, lahat ng bumps dumediretso sa katawan mo. So kaya tinawag to na shock absorber para doon, para mabawasan yung mga shocks na nade-deliver o na ipapasa sa katawan mo. So para mas madaling maintindihan, nagbibigay ako ng isang example. Yung kotse ay kinoconsider natin as isang full sus kasi yung apat na gulong niya is may suspension. Pero kapag ka nalubak ka, actually kahit nga sa humps lang, di ba? Pag dumaan ka sa humps, nararamdaman mo. Pero yung effect nung humps, yung effect nung bump is mas less dun sa katawan mo. Kaya mas comfortable sumakay sa isang kotse. Dahil sa mas comfortable yung full suspension sa isang hardtail, kaya mong mag-ride for longer sa mga technical terrains nang walang kahit na nung issues. Kasi syempre, yung vibrations, mas less na nararamdaman. Yung mga bumps is mas less na nararamdaman. So, isa yon sa mga advantages ng isang full suspension over sa isang hardtail. Ngayon, after 20 minutes ng climbing, nandito na kami sa connecting road papunta dun sa second part ng trail. Kasi yung trail na pinunta namin ngayon, yung trail 16, ano yan eh, 2 parts. Tapos pagkatapos mo matapos yung second part, kukonekta siya directly sa trail number 12. So kukunin namin yung isang part ng trail number 12 paakyat, tapos pupunta kami dun sa fire road o yung sa gravel road. Doon kami aakyat, tapos sa taas namin kukunin yung trail number 12. So simula sa taas hanggang sa pinakababa, tatry namin buuin. So yun yung reason kung bakit ako nag full suspension ngayon, hindi ako nag hardtail. Kasi at least dito, mas comfortable lang konti, mas less yung vibrations, and syempre, mas less yung mga impacts kapag ka nalulubak ka or nandun ka sa technical sections ng trail. Kasi maraming technical sections ng 12. So, malaki yung natutulong ng full sus. Ito, grabe yung inakit namin. Ito yung second part ng 16. So, i-hike namin yung bike. Paakyat. Tapos nasa kabilang side niyan, yung trails. Grabe. Direk. Yung second advantage ng mga full sus over sa hardtail ay syempre yung mas mataas na level ng grip sa mga bumpy terrains or dun sa mga technical sections ng trail. Yun ay syempre dahil dun sa independent na movement ng rear wheel mo at ng front wheel mo dun sa frame. Sa hardtail kasi, yung gulong mo nakadikit dun sa frame mo. So once na ikaw malubak, ang tendency ng bike mo is tumalbog. Sa full sus, mas less or halos ma-eliminate yung bagay na yon kasi hindi ka na tumatalbog kapag ka nalulubak ka. But instead, sinusunda ng bike mo yung shape ng terrain. So ibig sabihin na mas matagal na nakadikit yung tires mo sa lupa o sa trail, mas mataas yung grip mo kasi every time na nasa ere yung gulong mo, wala kang grip, wala kang brakes kasi nakataas yung gulong mo eh, hindi sumasayad. So yun, yung isa sa mga advantages, isa sa mga advantages
ng full suspension. Dahil doon sa independent movement ng gulong mo doon sa frame, dahil sa suspension mo sa front and sa rear, kaya mo rin mag-run ng mas mababang tire pressure front and back. So for example, sa bike na to, compared dun sa hardtail ko, nag-run ako ng 17 PSI sa harapan and 17 PSI sa likod nang walang kahit anong issue, kasi meron akong shock absorber sa likod na nag-absorb ng mga bumps. Bilis ng kapatid ko. Nag-bike pa kahapon yan. Pero alam naman natin lahat na mahina yung legs ko, so hayaan natin siya mauna. Susunod na lang ako. Wala eh. Mahina ang legs eh. Okay. Ngayon, tapos na namin yung second part ng 16. Kukunin namin yung road dito na magkoconnect sa amin papunta sa 12. Tapos, akit kami doon sa may gravel road. So itong road na to, ito yung palatandaan namin na nasa halfway point na kami ng akyatan. So may mga 15 pa siguro kami o 20 minutes pataas. Tapos papahinga kami konti, bababa. Tatry namin na mabuo yung trail number 12 simula sa taas. Tapos syempre tatanungin ko rin pala yung kapatid ko kung kamusta yung bago niyang air forks, yung RockShox Recon, kasi pinalitan niya yung forks niya eh. Ginawa niyang RockShox Recon from XCR32 ng Suntour. So ngayon naka RockShox na rin siya dahil na-impluensyaan ko siya. So nag-RockShox. Daladala ko ngayon yung shock pump ko just in case na sobrang lambot nung forks niya. Kasi kahapon, in-adjust namin yung sag ng fork niya para sa kanya, pati yung rebound. Pero syempre, sa trails mo yun matatest lahat, hindi mo naman matatest yun sa daan eh. So tinest namin sa trail, tetest namin ngayon sa trails. So just in case na magkaroon siya ng problema, masyadong matigas, masyadong malambot, daladala ko yung shock pump, maiseset namin ng maayos yung forks niya. So eto yung first section o yung first part ng 12. Ito yung entrance niya. So nandun yung kapatid ko. So mangyayari dito is diretso to, tapos biglang bababa, tapos biglang tataas. Kasi itong 12, itong trail number 12 is cross country trail. So akyat baba to. Hindi siya gaano technical, pero matitirik yung akyatan. Ito yung biglang baba, as in biglang drop ng elevation, tapos biglang taas din ng elevation sa kabilang side. Yan, so bibilang taas dito. Ah, lupaylo, ulan. Naiwan ako ng kapatid ko kasi huminto ako sandali para mag-picture para sa Instagram ko. Siyempre, hindi na pa ako pinapalo sa Instagram. Follow nyo ako doon para makita nyo yung mga behind the scenes ko. Mas updated yung Instagram ko kaysa sa YouTube at Facebook channel ko eh. Ah, YouTube channel at Facebook page ko. So, follow nyo ako doon. Ngayon, nandito na kami doon sa may entrance ng gravel road. So, simula dito hanggang sa taas, gantong type ng terrain yung ibabike namin. Well, except pala doon sa dadaanan namin, kasi yung dadaanan namin ngayon is first part ganito, gravel, tapos magiging single track habang pataas ng pataas. So dahil mahaba-haba yung trails na bababain namin mamaya, ang ginawa namin, hindi na namin kinuha yung pinaka-straight na daan paakyat. Ginawa namin is umikot kami ng medyo mahaba ng konti, pero hindi matirik. So nagre-recover kami ngayon para mamaya fresh na yung legs namin pababa. Ito yung unang beses na ipapakita ko sa inyo yung weekly na inaakyat namin kung nasan kami. So nakita nyo yan. Yan. Ganito kami kataas every week. So ito yung weekend ride na ginagawa namin. So dito ako para makita nyo yung nasa background ko. Yan. Ito yung inaakyat namin every week. So hindi mababa yung inaakyat namin. Ilan to? 800 meters to, di ba? So simula doon sa bahay namin hanggang dito is 800 meters na pataas. So 800 meters din yung binababa namin, plus nag-average yun ng
around 15 ano, 17% na gradient. Yun yung average na inakit namin dito. Tapos yun din yung average na ibababa namin mamaya. So around -17, -18% na grade yung average na bababain namin mamaya. So ganun katirik tong lugar na to. Yun ay dahil nasa Alps region kami ng Italy. Malapit kami sa ano, yung ito yung tinatawag namin na yung Alpine region. So papakita ko sa inyo kung nasan kami. Gamit yung so ito. Yan, so nakikita nyo. Ito yung mga bundok na nakapalibot sa lugar namin. Yan, yung mga yan. Yan, yan yung mga bundok na nakapalibot sa Turin. So yung bahay namin, banda dito. Yan, yung bahay ng kapatid ko is banda dito. So mga sir, ipapakita ko rin sa inyo yung bagong upgrade na naman ng kapatid ko na walang tigil sa pagtatapon ng pera. Ito yung recon niya, RockShox recon na ano, air. So itong recon na to, yung binili niya na yan, adjustable siya hanggang 120. So may bubuksan lang namin to, tatanggalin naman ng spacers, nakita na namin yung manual nito. So once na isa-service na namin yung lower leg, i-adjust na rin namin to, gagawin namin 120 na millimeters of travel. Kasi as of now, naka 100 millimeters siya na configuration. So sana lang, kapag ginawa namin 120, hindi masyadong magbago yung geometry niya. Kasi nung sinubukan ko tong bike na to, umaangat yung harapan niyan. Kasi hindi rin siya ganun ka, ano, hindi rin siya ganun ka optimized sa climbing. Medyo naka ano rin doon sa pababa. So konting tirik lang nung dinadaanan mo, umaangat yung harapan. Walang enough weight. So kung gagawin tong 120, malamang-lamang na mamomorblema siya sa pag-angat. So mga sir, ngayon ko lang napansin na yung mga number pala na nakalagay dito is yung mga peak. Yan yung taas nila. So yung Cima de la Lobie, 3,015. Yung Punta Malta, 2,995. Punta Dante, 3,166. So yan ay nandun sa Alpicot Siena region. So ito yung mountain ito range na yun. Monviso. Yung Monviso is 3,841. So yan. Ito yung mga ano, mountain peaks na malapit sa lugar namin. So yan, para sa mga ano, sa mga curious kung nasan ako. So ito yung region ko kung nasan ako. So mga sir, nagkamali kami ng kapatid ko. Akala namin yung Monviso yung pinakamataas. Hindi pala, yung Grand Paradiso is 4,061. Pambihira. Sarap bike nyo. Hindi ko, makita na lang tayo. Dadalhin ko yung monster ko dun. Okay, so ngayon mga sir, bababa na kami. Nakapagpahinga na kami. Pero kailangan namin mag-ingat sa mga dogs. We love dogs. Siyempre, bababa siya sa hagdan. Pambihira. Okay. So ngayon, kakaliwa kami dito. Okay. So kung natataka kayo mga boss o mga sir, kung natatanong kayo, Tektor din yung brakes ko dito. Actually, Tektor kami parehas. Cycled 9 kilometers within 1 hour 33 minutes and 59 seconds. Yan. Perchetto. Sayang, wala nakalagay na ano, kung gaano kami kataas. Oh, kita mo, 125 na lang. Sabi ko sa'yo, nakarelax na ako eh. Sarap kumain ng hotcake dito pababa. Ako kanina ba nakarelax? Ang pambira, lakas ang legs mo eh. Kapagluto pala na. Hindi na tasa. So, makakit kami ng konti mga sir kasi ano eh, medyo mababa ng konti yun. So, akit kami ng konti, so, bababa ulit. Hindi naman bago sa amin yung trail na yan kasi yan lagi yung inaakit namin eh. Kaso iba yung feeling pag bababain mo yung isang trail kasi aakitin mo. So magdadaan-daan kami ng konti. Ikaw muna. Mabagal ako dyan. Ako rin naman medyo mabagal ako dito kasi ngayon ko lang ito bababain eh. Banda dito yun eh. So
So yung trail na yun is banda dito, medyo tago siya eh. So hindi, after nitong liko. So after nitong liko na to, banda dito. So banda dito yun, sa side na to. Biglang lumamig ah. Ano ba? Ito na yata. So ito na yata yun. Walang sasakyan. Let's go. Okay, so ito yung normal na binababa, inaakit namin. So ngayon bababain namin to. Mahaba to eh. Pambihira. Sana tumagal yung legs ko na nakatayo hanggang sa baba. Pero syempre may mga connecting din naman na road. So wala mong problema. Okay oh. So winawarningan ko yung kapatid ko kasi medyo madumi yung part ng trail na yun. Nice. Uy, sarap ito babayin ah. Yeah. Oh yeah. Rocks. Okay. Ang smooth ng trail na to, pambihira. Okay. So dito yun. Tapos kanan. Yes. So dito medyo magdadaan-daan ako dahil loose over hard pack to. Yung gulong ko is halos semi-stick sa likod. Yeah! So, pagaling dito, dito. Kaliwa. Okay, pataas. May konting pataas. Tapos pababa na ulit. Okay. So may konting pahinga pala. Ciao. So ni Kani. Ciao. Ano pala doon? Mabato pala doon? Oo ah. Parang hindi, no? Oo. Pero mabato dito. Tayo. Dito kami bababa. So ito yung bagong daan na kituklasan ko eh. Tapos drop in dito. Mabita naman ako. Okay. Sumabit ka rin. Sumabit din yung kapatid ko doon sa mga halaman dito. Ang halaman dito eh. Kasi mga halaman dito yung matitinip, pambira yun. Bababain namin yung Burone. Burone yung tawag namin dyan. Hindi namin alam po anong tawag dyan. Pero Burone yung tawag namin dyan. Ito kami bababa. Cycled 11 kilometers within 1 hour 40 minutes and 8 seconds. Last kilometer 63 minutes and 15 seconds.
Heart rate is 100. Hopsa! So kailangan mo ng konting bunny hop dun eh, kasi may nakaharang na ano. Nakaharang na parang tronko. Ano ba yung tronko sa Tagalog? Kahoy, punong kahoy. Nakaharang dun. Okay. Okay. So mga sir, yung second part ng 12 ay cross country track o cross country trail. So akit baba yun, may mga technical parts na hindi kaya ng legs ko. So malamang lamang may mga parts doon na itutulak ako. Dropping. Okay. So ngayon, ito yung road na nagko-connect doon sa first part at second part ng 12. So kung napanood nyo yung isang video ko, makikita nyo doon na maghahati yung daan dito. So ito yung 12, dito yung 14 sa side na yan, dito tayo sa 12. Actually nagkaroon ako ng phobia sa lugar na to eh, nung minsan na dinaanan ko to. Nakakita ako dito ng mga baboy damo. So ngayon magdadahan-dahan ako. Hindi mo naman ako masisisi. So kaya sinabi ko, itong trail na to is cross country trail. So kita nyo naman, nagpe-pedal kami. So dito namin magagamit yung dropper post sa mga bike namin, kasi akit baba to eh. So baba. Okay, baba ka ng upuan. Okay. So kita nyo naman tong trail na to, parang gubat. Actually hindi parang gubat eh, gubat talaga to eh. Kala ko kung ano yun, pambihira. Ops! Ulo! Sabi ko naman sa'yo, ulo eh. Sa pang-ulo, pambihira. Okay. Hindi rin ako kasha eh. So 139 daw yung heart rate ko. Huwag kayong mag-alala, hindi ako kinakabahan. Pero nag-workout kasi yung body ko kapag ka nasa trails. Dahil, syempre, Heavy cut kaya ito sa upper body mo. So ngayon, yan yung part na itutulak ko yung bike. Maglalakad kami dun. Ngayon, nalampasan na namin yung batis. Maghihiwalay ito ngayon dito. Teka, tingnan natin kung saan papunta. So yung 12 dito. So dito tayo pupunta. Okay. May sumabit na naman dun sa gulong ko. Okay. Yeah. Ito yung pinakapangit kaya na part ng 12, pambihira yun. So far, ito pa lang yung nakikita ko na sobrang tirek. Bukod sa sobrang tirek, sobrang butas-butas din at mabato. Pero ayos naman, in a sense na doable naman siya. Okay, ito aakit ulit. Okay, so dito. Okay. Okay. So ngayon, nandito na kami sa part ng mag-merge yung 14 yata at yung 12. So dito kami, sa taas. Dito kami. So yan, 12 at 11.
So dito mag-merge yung dalawang trail na yun. Oh! Bigat! Grabe! Oh! Pati ako tuloy. Hindi ko na kaya. Ah. So mga sir, maling gear. Pag maling gear, alam na, tulak. Tirik eh. Oh, grabe. Ah. Pambihira. Tubig. I need water. Oh. Ito yung first time na itatry ko na i-clear yung buong 12. In a sense na simula sa taas hanggang sa baba, pero mahirap pala. Wala akong cross country legs, so nahirapan ako dun. Ito na yung part ng Undici or ng Trail 11. Dito na kami. Okay, i-share gears habang pwede. Oh, tirik! Grabe! Oh! Ang tirik! Ah! Okay. Okay, good. So ito na yun. Yes. Narinig niyo naman. Tinatanong na ako ng kapatid ko kung pababa pa itong pupunta namin. Siyempre. Tirik. Ito na yung bababa. Ito na inaantay niya. Okay. So ito na. Yung Undici. So ito yung last part. Ng 12. Pero kabisado na namin ito magkapatid. Kasi matas kami po ako ba dito eh. So wala nang problema dito. Oops. May naririnig akong tubig, hindi ko alam kung saan galing. Maagos na tubig. Oy. So dito namin matetest yung suspension ng kapatid ko. Okay. Ah, bato! Grabe. Okay. Yes. So nabuo ko yung 12. Nabuo namin magkapatid yung 12. Kaso may mga part na tinulak kami kasi napaka unexpected ng mga akit baba na part. Sobrang tirik noon, plus nagtulak kami doon sa may part kung nasan yung batis. So finally, nasubukan ko din yung isa sa mga pinakamagagandang trails dito sa Torino, yung trail number 12. Nakaka-enjoy. Hindi ko in-expect na ganun kaganda yung trail na yun. Marami nagsasabi na maganda yung trail number 12, pero hindi ko in-expect na ganun kaganda yung trail na yun. So dito na matatapos tong video na to. Nagustuhan mo, like, share, subscribe. See you sa susunod na video. Rock and roll!